Sa ikatlong pag-arap sa House Quadruple Committee o Quadcom ni Royina Garma, dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte at isang retired police colonel. Inihayag nito ang kanyang mga nalalaman sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay. Anya, noong May 2016, tinawagan siya ni dating Pangulong Duterte at inutusang makipagkita sa kanya sa bahay nito sa Doña Luisa, Davao City. Ayon kay Garma, pinaghahanap siya ng dating Pangulo ng may kakayahang magpatupad ng Davao model na war on drugs sa buong bansa. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the shifting system involving payment and rewards. Bate kay Garma, ang upperclassman niya sa PNP Academy na si Edilberto Leonardo, nooy Davao Region Criminal Investigation and Detection Group Chief, ang inirekomenda niya kay dating Pangulong Duterte para sa nationwide war on drugs. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force which would encompasses Luzon, Visayas, and Mindanao. Dagdag pa nito, si Leonardo umano ang nagdedesisyon kung sino ang isasama o tatanggalin sa listahan ng drug personalities. Siya rin ang nagre-report kay dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo tungkol sa mga individual na nasawi sa police operations. Leonardo had the final authority to determine who would be included on the list of drug personalities and to classify their threat levels, as well as the discretion to remove individuals from the list. Bukod dito, kinumpirma rin ni Garma ang pagkakaroon ng gantimpala sa anti-drug war ng Duterte administration. Aabot umano sa hanggang 1 million pesos ang halaga ng reward, depende sa uri ng anti-drug operation, kabilang na ang pagkapaslang sa isang suspect. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million, but I'm not familiar sa mga bracketing po. Ayon kay Garma, naging emosyonal siya sa pagbabasa ng kanyang salaysay dahil natatakot siya para sa kanyang seguridad, gayon din sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Gayunman, nilinaw nitong walang pumilit sa kanya at sarili niya itong desisyon na halos isang linggo niya ring pinag-isipan. Yeah, I realize the truth will always set us free, Mr. Chair. And at least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children. I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP, magkaroon po ng reform sa PNP, and yung tiwala po ng mga tao, whether victims of criminals sa gobyerno. Humingi rin ng tawad si Garma sa mga kaanak ng mga biktima ng EJ case sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.